So, kamusta kayo mga pre? Ang isa sa mga center ngayon sa NBA na masasabi kong may tikas para makipagbanggaan sa ibang mga players at para sa akin na medyo maangas pero may ibubuga sa basketball court ay itong si DeMarcus Cousins. Matapos ang isang season niya sa Golden State Warriors kung saan nakapasok siya sa NBA Finals na hindi naman naging maganda ang pinakita nito dahil sa nakuha niyang injury nung first round ng playoffs, ay parang iniiwasan na siya ng mga teams noong nakaraang offseason na wala talagang halos nag-offer sa kanya na malaking kontrata. Dito siya sa Lakers nag-sign ng minimum contract ulit ang dating four-time All-Star na imbes habulin ng malalaking teams para sa kontrata ay siya ngayon ang naghahabol para hindi mawala sa NBA. Sa ngayon ay nasa Lakers itong si DeMarcus na nagkaroon na naman siya ng injury sa practice last offseason at expected na hindi siya makakapaglaro ng buong season. Pumasok si DeMarcus Cousins sa NBA noong 2010 kasabay ni John Wall na noon ay inaasahan na siya ang magiging bagong franchise player ng Sacramento. Ang naging problema lang ay may attitude itong si DeMarcus na lagi niya nakakabangga ang management ng Kings pati ang mga coaches, ka-teammates at referees. Siya din ang isa sa mga players sa NBA na hindi takot magsalita sa liga. Kaya noong 2017, imbes na bigyan siya ng max contract extension ng Sacramento, ay bigla na lang siya na-trade doon papunta sa Pelicans. At nakasama niya noon si Anthony Davis para madala sa playoffs sa New Orleans. Kaso lang ay nagkaroon ng injury si DeMarcus na naglagay sa kanya sa ganitong sitwasyon. So mga pre, para sa episode na to ay balikan natin ang naging kwento ni DeMarcus Cousins. Sisimulan natin sa basic, mula pagkabata papunta sa NBA. At malalaman din natin kung bakit nga ba ganito ang attitude ni DeMarcus. Meron kasing isang bagay ang nangyari sa kanya noon na parang ayaw niyang maulit sa kanya. Si DeMarcus ay nagmula sa Alabama. Meron siya nakakabatang kapatid na naging basketball player din. Noon ay mas malaki siya sa kanyang mga kaedad. Sabi pa nga ng kanyang ina, nung nasa 10 years old na si DeMarcus, ay mas matangkad na sa kanya ito. Noon pa man ay mahilig na talaga sa basketball si DeMarcus. Ang paboritong player niya noon ay si Carmelo Anthony. Noon ay pangarap pa ni DeMarcus na makalaro si Carmelo sa NBA. Sa lugar ng Mobile, Alabama, ay kilala na agad ang pangalan ni DeMarcus dahil sa mga AAU tournament noon. Isang big man na may magandang handles at range sa court. Ang isa na siguro sa hidden talent ni DeMarcus ayon sa kanyang mga teachers ay magaling siyang writer, lalo na sa mga tula. Naglaro siya noon para sa LeFleur High School na may average na 24 points, 13 rebounds at 3 blocks per game. Nakapasok din siya noon sa state championship, kalaban noon na naging ka-teammate sa college, si Eric Bledsoe. Sa paghaharap ng dalawang top recruit sa US ay tinalo ni Eric Bledsoe itong si DeMarcus para makuha ang state championship. Nakasama din noon si DeMarcus sa Jordan Brand Classic at McDonald All-American. Siya din noon ang number 2 high school player at number 1 forward sa US, kasama si na Eric Bledsoe at itong si John Wall. Pero may isang pangyayari sa buhay noon ni DeMarcus na nagbago sa sarili niya. Habang nasa huling taon na sa high school itong si DeMarcus, ay may isang insidente na pinahinto ng mga pulis ang kanyang sasakyan na kasama niya noon ang kanyang mga ka-teammate. Sa pagkakataon na yon, ay tinutukan ng rifle itong si DeMarcus Cousins ng mga pulis na sumita sa kanila. Natakot talaga si DeMarcus Cousins noon na wala siyang alam kung bakit sila pinatigil ng mga pulis. Ang nakapagligtas lang sa kanila noon ay dahil sa nakasuot sila noon ng hoodies na may nakasulat ang pangalan ng schools nila. Dito ay tinanong siya ng pulis kung ano ang pangalan niya. Sa pagkabanggit niya ng pangalang DeMarcus Cousins ay dito lang siya nilubayan ng mga pulis na yon. Dahil noon ay talagang kilala na ang pangalan niya sa buong area ng Alabama. Ang dahilan lang mga pre kung bakit pinahinto ng mga pulis ang sasakyan ni DeMarcus ay dahil sa racial issue. May mga lugar kasi sa US mga pre na pag may tumpukan ng mga Black American ay pinaghihinalaan nila mga gang member o kaya ay drug dealer. Mapapanood nyo ang mga reference na yan sa mga action film sa Hollywood o kaya ay sa mga stand-up comedy. Nagiging issue din yan kasi mga pre kahit sa mga NBA players na Black American. Noon nga ay may mga kaibigan pang pulis si DeMarcus na nagpaalala sa kanya na may bad and good cop kaya dapat siyang mag-ingat lagi. Ito ang naging dahilan kung bakit medyo naiba ang kanyang pag-uugali sa loob ng court papasok ng college para kasing ayaw niya magpatalo sa mga time na yon. So fast forward tayo ng konti. Nung papasok na siya sa college ay marami mga teams ang gusto niyang salihan. Isa na dito ang Alabama. Pero hindi siya nag-commit dito.
Inisip niya din sumali noon sa Memphis kung saan naman naglaro si Derrick Rose. Pero katulad ng rason noon ni John Wall, ay mas pinili ni DeMarcus ang Kentucky dahil kay John Calipari. Sa college, kasama si na Bledsoe at si Wall ay nadala nila sa national tournament ang Kentucky hanggang Elite 8. Dahil na din sa magandang pinakita noon ni DeMarcus na nanalo pa ng Conference Rookie of the Year, ay nakasama sila sa top prospect para sa NBA draft noong 2010. At nagdesisyon na sila noon ni na John Wall na iwan na ang Kentucky at sumali na sa draft selection. Napinili naman si DeMarcus ng Sacramento bilang panglima sa selection na yon. Sa NBA ay maganda talaga ang pinakita nito si DeMarcus bilang isang bagong franchise player ng Sacramento, buhat pa ng time ni Chris Webber na isang versatile forward. Nakapasok pa nga siya noon sa All-Rookie First Team. Ang problema lang sa kanya, habang tumatagal siya sa liga ay nagiging number one enemy siya ng mga referees noon. Dahil ito sa tuloy-tuloy niyang pagrereklamo sa mga tawag ng referees, pati na rin ang kanyang coach na si Paul Westphal ay nagkaroon ng issue sa kanya. May isang senaryo kasi na pinauwi ni Coach Paul itong si DeMarcus pabalik ng Sacramento habang may game sila sa New Orleans. Dahil sa ayaw ni DeMarcus ang system na ginagamit noon ni Coach Paul, ito ang pangalawang season niya sa NBA. Nagkaroon pa nga ng report na dahil sa pangyayari na yon ay nag-request ng trade itong si Cousins na agad naman niyang tinanggi. Makailang buwan lang ay tinanggal si Paul Westphal bilang coach ng Sacramento at ayon din sa mga report ay dahil ito sa issue nilang dalawa ni DeMarcus na mas pinaboran siyempre ng management ng Kings ang isang rising star ng NBA. Nang 2012-2013 season ay lalo pang lumala ang mga issues dito kay DeMarcus. Isa na dito nang suspindihan siya ng dalawang games nang walang bayad dahil sa kinumpronta niya ang commentator ng San Antonio na si Sean Elliott. Matapos kasi ang laban sa pagitan ng Sacramento at San Antonio ay inabangan ni DeMarcus Cousins sa court itong si Sean Elliott para kumprontahin dahil sa hindi magandang komento kay Cousins. Na makalipas lang naman ng ilang taon ay humingi rin ng patawad ito si DeMarcus si Sean Elliott. Nang December 22 ay nasuspindi na naman itong si DeMarcus dahil sa issue sa kanyang mga ka-teammate. Sa taon na to ay nagkaroon talaga ng mga ups and downs itong si DeMarcus at nakakuha pa nga ng pinakamaraming technical foul sa season na yun. May isa pang ang pangyayari noon nang matapos ang laban sa pagitan ng Sacramento at Clippers ay kakamayan sana ni Isaiah itong si Chris Paul. Pero ang ginawa noon ni Cousins ay hinatak niya itong si Thomas para hindi matuloy. Isa kasing malaking big no-no sa NBA unwritten rules na nagkaroon pa ng komento si CP3 na kailangan na ni DeMarcus Cousins ng guidance. Nang 2014-15 season ay nasa all-star form na itong si DeMarcus. May average siya na 23 points at 12 rebounds per game. Originally ay hindi siya napili para sa All-Star at nagkaroon na naman siya ng komento na hindi maganda para sa liga. Ito ay nang sabihin niya na may politika sa NBA. At hindi siya pinili dahil sa kanyang reputasyon. Ang nangyari na lang dahil sa injured doon si Kobe ay siya ang ipinalit dito para maging unang All-Star appearance ni Cousins. Nagtuloy-tuloy na ang magandang performance ni Cousins sa NBA at ang pagkakasama sa All-Star Selection hanggang 2018 at masasabi kong last time na nasa prime itong si DeMarcus. Nang February 2017 ay na-trade naman siya papunta dito sa New Orleans dahil na din sa issue na ayaw siyang bigyan noon ng Supermax contract ng Sacramento. Dahil sa rules kasi ng NBA, pag ang isang player ay eligible na sa Supermax contract ay pwede na mag-request ang player. Pero ang ginawa noon ng Sacramento ay tinrade itong si DeMarcus papunta sa New Orleans. Noong January 2018, sa laban ng Bulls at Pelicans, ay si DeMarcus Cousins ang unang naging player sa NBA since Kareem Abdul-Jabbar ang naka-score ng 44 points, 24 rebounds at 10 assists sa isang game. Naging pansampu lang yon sa buong history ng NBA. Kaso lang, bago pa lang matapos ang buwan na yon, ay nagkaroon na naman ng injury ito si DeMarcus na naglagay sa kanya sa sitwasyon niya ngayon, na hindi niya natapos ang season niya sa New Orleans at una sanang beses siyang makakapasok sa playoff. Dahil sa injury na yon ay walang mga teams ang gustong kumuha dito kay DeMarcus. Eligible na sana siya sa max contract. Seryoso kasi ang injury na yon kaya walang team ang gustong sumugal sa kanya hanggang sa kausapin siya ni na Steph, Draymond at KD para pumirma muna ng mid-level exception dito sa Golden State Warriors habang nagpapagaling siya. Halos sa buong first half ng season na yon ay hindi nakapaglaro itong si DeMarcus. Pinadala din siya sa G League para makondisyon noon habang gumagaling na ang injury nito. Nakapaglaro na noon si DeMarcus noong January 2019
nang umiscore siya ng 14 points laban sa Clippers sa limited na minuto. Na nagtuloy-tuloy na hanggang playoffs sa unang beses sa kanyang karir. Sa game 2 naman laban dito sa Clippers ay nagkaroon na naman siya ng injury at nakabalik lang nung finals na. At ngayong offseason lang ay wala na namang teams ang gustong kumuha sa kanya at dito siya sumali sa Lakers para sa minimum contract lang. Noon ngang August ay nagkaroon na naman siya ng injury at posibleng hindi makapaglaro na naman ang buong season. So yan mga pre ang naging kwento ni DeMarcus Cousins ang naging dahilan kung bakit nga ba medyo may pagka-bad boy siya sa loob ng court. So hanggang dito na lang mga pre, kung meron kayong komento o reaksyon ay ilagay nyo na lamang sa comment section.